kasuhan ng kudeta dahil sa UCOB mutiny noong 2003 si Senador Antonio Trillanes. Nasampahan din siya ng kasong rebelyon dahil sa Manila Peninsula siege noong 2007. Dahil dito, 7 taon na lagay sa military detention ang senador. October 2010 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na bigyan ng amnesty si Trillanes. Makalipas ang 7 taon, napipinto nga kayang bumalik sa kulungan ng senador ngayong planong paimbestigahan ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo ang ibinigay sa kanyang amnesty. Kung totoong mali ang amnesty, di invalid yun. Pwede siyang bumalik sa kulungan. Yun lang sinabi. Pero as a matter of policy, kung walang magliligaw mo sa amin na mali yung amnesty, hindi namin pakikialaman na. Binabalikan ka ngayon yung amnesty mo. Hinahalom ka. Sa palagay nyo, mayroon ba silang magagawa na i-reverse yung amnesty na binigay sa inyo? Sa akin po, kung may nagagawa man sila o wala, hindi po ako natatakot dyan. I will continue. Bakit na hindi kayo natatakot? Probably because ito po yung aking mandato eh. Siguro, I just take my job seriously. Mm. Ito yung aking mission. How long are you in jail? 7.5 years po. 7.5 years. Okay. Kaya niyo may maging in jail for another 5 years? Kung ganun po ang... Magagawa kaya nila yan? Sabi mo, hindi ko na sila iniintindi. I'm just focused. Kailangan ko expose ito sa taong bayan. Kailangan ko manulat sila na naisahan sila ng kampanya. O paano nga naman may impeach si Duterte? Kanya lahat yung legislature. Kung maalala ninyo nung panahon ni President Erap, kontrolado din niyo yung House of Representatives. Kontrolado, in fact, very, very popular si President Erap niyan. Higit na mas popular siya kaysa kay President Duterte sa ngayon. So, pero, alam mo, gumulong yung tadhana at na-impeach pa rin siya. Hindi ito madali. I agree po, no? Talagang ganun siya. No? Ganun yung pagkaposib. Kuha niya yung kilitin ng taong bayan. Pero, sabi ko nga, ako naman no, ay persistent. Hindi po ako madali sumuko. I can be stubborn to a fault. So, hindi po ako hihinto until mamulat at Okay. I'm hopeful. Let me press you. When is the earliest in your thinking that there will be a move to impeach Duterte? When is the earliest? Probably mga Mayo. 2 months from now, there will be an impeachment proceeding, but it will not succeed. We shall see. Really? Yes, we shall see. And when is the latest? Probably that's the latest. It's the it's only 2 months from now, Senator Trillanes. I mean, that's not credible. Hindi naman ako, hindi ako fortune teller. But you feel that the Las Cañas... I feel, yes. Itong Las Cañas testimony ito, ay magmumulat sa mga kababayan natin. Binaliwala kayo ni Duterte. How you maneuver that? To be honest, hindi ko po alam how people's hearts would change, uh-huh. You know. Uh-huh. But sabi ko nga, I will give it a shot. Mm-hmm. Hindi po ako hihinto dito. And how many of your senatorial colleagues have the same thinking as you? I believe yung mga senators po, they have their ears on the ground. Mm-hmm. They're objective enough to appreciate na pagka lumabas itong iba't-ibang mga issues laban kay President Duterte, namumulat sila. If all else fails, nagpaplano ba kayo uli ng magkaroon ng coup? Ha? Wala na kayong influence sa army? Do you still have plenty of... No more. Wala ko. We're not even trying. Yeah. So, dito po yung aming bagong trabaho. Dito po namin yung... Pero sinasabi ng army, okay na okay si Duterte. Ganun din naman yung panahon ng President Estrada, remember? Bilib na bilib yung mga sundalo noon. Araw po ng Biyernes, 10 ng Marso 2017. Time now, 4 minutes after 8 o'clock.
Isang mainit, lumalagablab at dumadagundong na umaga, mga kapatid. Sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang mainit na naman na umaga dito po sa ating bayang Sinilangan, dito po sa Pilipinas. Kung kahapon, abay intensity 7 tayo, abay tataasan ko pa ng bahagya ngayong araw, ha? Gagawin ko ng intensity 11. Wow, pare, bigat! Eh, paano nga namang hindi ganun katindi? Babi buisit ka lahat, marami hong nabuisit kahapon. At siguradong mas maraming mabubuisit ngayon. Dahil, kung kahapon ay yung si Senador Trillanes ay pinagpipilitan yung si Las Cañas daw, bakit hindi pinakinggan at tinaaway pa yung mga senador. Abay kahapon naman, pinagpipilitan ng mama at nagbigay pa ng taning na ngayong Mayo, which is about 2 months from now, ay matatanggal na at masisibak sa pwesto ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Really? Ayun ang assurance niya. Sabi niya, 2 months. Ganito pa itsura ni Kumag, eh. 2 months. We have sufficient evidence. Eh, bago ko. Para ba, sesta, satanista, kumunista, sandalista, demonyo? Hindi ko alam kung saan evidence yung sinasabi ng mama. Ay tama siguro yung sabi ng ilan. Baka napasukan na ng lamig. Eh, mantaki mo, sasabihin mo, marunong ka pa sa Kongreso. Marunong ka pa sa House Leadership. At sasabihin mong masisibak na ang Pangulong Duterte, matatanggal sa pwesto. Una, Senador Trillanes, makinig ka. Eh, kailangan po munang may magsampa ng kaso. At yung kaso dapat may form at substance. Ikaw naman, sir, ginagawa mo namang estupido at tanga lahat ng mga nakikinig sa'yo. Hindi po lahat ng reklamo ang isasampa kay Duterte sa Kongreso ay tatanggapin. Oo, lahat tatanggapin. Pero yung uusad lang ay yung may form at substance. Ibig sabihin po noon, sir, yung may katuturan. Yung tila may katotohanan. Eh kung nasampa ka na sampa ng mga kunang kaso sa Pangulo dyan, at hindi naman tatanggapin ng Kongreso dahil walang form at substance, eh ano, saysay? Ewan ko kung saan napulot ni Senador Trillanes yung sinasabi niyang masisibak, maiimpeach ang Pangulo. Isa pang kailangan mo dyan, sir. Meron tayong tinatawag na super majority sa Kongreso. Di kagaya dyan sa inyo sa Senado, eh, yung supermajority, eh, mga balasubas. Ibig sabihin, yung sumali dati sa supermajority, eh, mga ahas pala. Iba yung kulay. Akala natin yung supermajority, eh, kulay pula. Yung pala, eh, may dilaw pala sa ilalim. Sus Mario Joseph, nagbalak kayo lang. O kayo, nasibak. Anyway, iba po yung supermajority sa Kongreso. So lulusot muna, dadaan muna sa supermajority yung reklamo na yung impeachment kay Pangulo. Isa pa, sir, hindi po susuportahan ng taong bayan niya. Bakit kanyo? E buksan nyo nga ho yung Facebook ninyo. Buksan ho ninyo yung Twitter, Instagram. Ano ho sinasabi? Wala kang maririnig na nagmumura, minumura, sinasabing lumayas ka na, hayop ka, Pangulo, wala. Nakikita mo, sir, pinagtatanggol ng taong bayan yung mama dyan sa Malacañang. Entonces, gusto ng tao yung kanilang Pangulo. Huwag mong gayahin ito nung panahon ni Pinoy, ni Gloria, ayaw ng mga tao na, pero kapit pa rin. Itong mama nga, sabi niya, pagod ng araw siya, gusto nang bumitaw, yung mga tao lang ang ayaw. At nakapaligid sa kanya. Eh sige nga, paano matatanggalin yan kung yung tao nakapaligid sa tao, sa mama, sa Pangulo? Oh, ay nako, nakala ko pag senador matalino. Saka akala ko,
pag nag-Philippine Military Academy, matalino rin. Mayroon pala dyan mga medyo mahina rin ang kukuti. Anyway, isa po sa mga pag-uusapan natin yan, meron ba? Dahil pag-asa ba? Itong inaasam-asam ni Trillanes na matuloy ang impeachment na Pangulong Digong Duterte. Mamaya ho, himayin natin yan. Pero ako na po nagsasabi ngayon pa lamang, wala. Bakit kanyo? Nag-research po ako kagabi. Wala. As in bokya. As in pangarap na lang.